Yung bunsong apo ni Papa, guys. Sa kanya yan, naglalambing sa umaga, sa gabi. Na ayaw mong pahawak ng iba, no? Sa lolo, makalolo. Gabi eh, gani. Gabi eh. Mm. Galing niya ang tiyabaw, dito ko sa gawas, nagkuhan ko. Haling. Mm. That one, Ma. Yes, the dry tree. With that one. Mm. Nagagalit si Ayush kasi malayo na yung nilakad namin. Di ba? Water. We will ask water there, Didi's house. Nakalimot man ko dala ma, mga ina lang tag tubig. Mama, ito sa baby. Nagugulat lang siguro siya, guys. Hindi man siya sanay kasi na ano, may paakyat-akyat. Kasi siyempre, di ba, kita nyo naman yun sa amin sa Nepal. Puro patag. Palakto ning bata, ama. Mag-aaway ko, magpabala ni. Lantawan eh, nagbagulbul na gani siyang nagsakit ng iyotil. Not there. Puta, nobody's there. Come on, Chibu. Come on, Chile. Let's go. Magchicago. Eh, bak nila. Hmm? Oh, bak nila. Hmm. Na, hindi na kami mga karating sa pupuntahan namin, guys. Puro hapit-hapit. Pinsan to ng papa ko. Ha? Ayan yung daan dito, guys. Oh, malaki na. Masasabi ko talagang improving na din tong daanan na to. Kasi malaki na eh. Tsaka may nakakapasok ng motor. Kakiyot. Uy, isog. Mami. Isog man. Uy, uy. Ayaw patak ako. Ay, mo ulo already ay. Ow. Tapos, sasakyan namin noon. Maliliit pa kami, guys. Alam niyo yung karosa? Sidecar ng kalabaw yan, guys. O, sa mga hindi nakakaalam, karosa is parang cart yan siya, di ba? Cart. Gawa sa kawayan or sa kahoy. Naka-cart kami dito. Si Papa ang driver. Kami, nakasakay kami mga anak sa likod. Daladalang kaldero. Ito, mga kamag-anak. Tamin to lahat, guys. Ayan. Kisaning balay man. Ito sila ang nanglakat. Bye-bye. Bye-bye. Unya kini. Wala may tao silang kini ka GI ni. Ano ka dito ron ang gawa? Itong dito sa unahan, kinsa to? Ayo. GI din dai. Ba guys. Ang laki ng pa ako. Ito talagang ganitong daan ang dahilan bakit ang lapad ng paa ko, guys, at hindi na kami natangkad. Isinisi lahat sa daan. Ang dulas-dulas, oh. Napa talaga nakabotas dito. Si Papa may, ano siya, may bota siya. Yung pamangkin ko, meron. So kami ni Ayush kailangan
kailangan namin talagang bumili ng botas pala soon. Hopefully makakanta. Halik na naman kami mabinay, guys. Nag-upload ako dun sa kanya kasi naka-globe at home siya. Uy, 2 oras na. 38% lang naman gihapon, guys. Agoy kahait sa kuan sa Yutik. Pag sinabi niyong umuwi ako dito sa Nepal kasi nahihirapan na ako dun sa ano. Hindi, sanay talaga ako, guys. Pag sinabing bukid, trabahong bukid, sanay ako lahat dyan. Pag sinasabi ko yung trabaho nga nila doon, yung lakad nila doon, wala yun sa dito. Sabi ko sa inyo, ibang magtrabaho yung magsasakang Pilipino. Pupunta kami mabinay ngayon, guys, kasi ano, may pang ice cream si Ayush galing kay Ate El. Thank you so much, Ate. Thank you. Kukunin namin. Pero iniisip ko, bibilhan ko ba talaga siya ng ice cream? Tingnan nyo, walang akong boses. Si Ayush din, may ubo, may sipon. Dahil nga doon sa ice candy. Pinga muna ako dito saglit. Try kong ituloy itong upload ko, guys, no? Hayahay dito. Ayan, papunta kaming mabinay, guys. Oh, ulit. Ayan, chinelas at botas na yan, guys. Sa pamangkin ko, tapos sa mama niya, asawa ng kapatid ko. Iwan lang nila yan dyan. Kasi dito, pwede na siyang magsapatos. Simulan yan. Tapos dun sa may niyog, diba, simentado na yan. Ayan lang talagang papasok sa amin ang hindi pwedeng magsapatos. Tapos ngayon si papa ko, kasama ko, tapos yung kapatid ko. Lakad lang kami. Doon na kami sasakay mismo sa ano. Doon sa may sementado na. Tapos mga sumunod na araw, pag hindi busy yung bunso namin, pag off niya, papapractice ako ng scooter. Makatawa mo ra po ano wakwak. Magpapapractice ako, guys, para ano. Para ang tawag yan, pagbibili ng tubig, ako na lang, mag-isa. Diba? Hilas na talagang Pilipinas, no? Pati kanang car wash ba? Vendo na po. Tapos pressure washer. Galing, no? Nakalimutan kong mag-video kanina palang pababa kami, guys. Nung nag-aaral pa kami, wala pa yung bridge na yan. Wala pa. Ang dalan ani sa una kay diri pa manis ubos, no? Diri pa. O kanaong naay semento diri. Wala gyud giwas-was jud. Oh, ayan nga oh. Ito pa yung daan namin, oh. Ayan oh, yung sa baba na yan. Ayan yung daan namin. Tapos diyan kami tumatawid, ayan oh, spillway. At tawag namin diyan. Tapos pag ano, pag malaki yung tubig, guys, kasi syempre ayan naapaw na. Pag malaki yung tubig, sasakay kami ng bangka doon sa may unahan. Doon pa talaga sa may unahan kami sasakay ng bangka. Yan. Kapag malakas na malakas yung ulan, hindi na kami uuwi. Every Friday kasi doon sa mabinay mismo ako nag-aral, uuwi kami dito ng Friday afternoon. Pagka weekend. Yan, pag malakas ang ulan, hindi na kami tutuloy kasi nakakatakot din kayang magbangka, no? Tapos maliit ka pang, ang liit-liit ko. Mabuti ngayon, eh, mabigat na ako. Eh, dati maliit ako, napayat pa ako. Eh, di mabilis akong tangayin ng tubig. Ayan. Pero nagkaroon ng malaking bagyo dati, di ba? Apektado din to. Ayun, sira nga, oh. Ayan, maganda tong lugar namin, guys, promise. Mabinay is very beautiful. Pero tinatawag ng mga taga Dumaguete sa amin dito, mga taga Bukid, lagi ko nome. Yung mga taga Bundok man yan sila, Mabinay, you just don't know, Mabinay is very beautiful. Masabi ko sa inyo. Ayaan nyo pag, ano, tingin-tingin kayo ng mga nakaluwag-luwag na nagvavlog na nakikita nyo yung, ano, aerial view ng Mabinay. Ganda, promise. Di dyan na panghinambo, guys. Tinuod dyan na.
So, syempre, dalang pang hinambog na dyan to. Tapos ganyan, oh. Oh, oh. Sakay kami niyan sa ibabaw ng ano guys, ng tubo. Tuwang-tuwa kami niyan kapag ano, kasi wala pang bumabiyahe dito na series, wala pa nung mga time namin. Sakay kami sa ganyan sa ibabaw. May dala kaming panggatong, papunta ng school yan. Pag Sunday afternoon naman yun. Tapos dito kasi, alam mo yung probinsya, pwede kang makisakay ng mga truck na mga naghahakot ng tubo doon. Paparahin lang namin yun. Yung sabi, yuk, pasakay kami. Anak dayon ba? Anak dayon. Yuk, pasakay kami. Parang, manong, pasakay po. Ganyan. Sakay. Sakay kaming lahat, guys. Hindi na kami lalakad dyan. Yan. Tuwang-tuwa yung mga bata galing eskwelahan. Libre. Kasi pag sumakay ka naman ng habal-habal, kasi, noong mga panahon namin, 15, 20, ay, ang hirap naman kasi hindi man namin afford yung 15 tsaka 20 na pamasahe. Kaya yun. Ikisakay. Ang sarap talagang alalahanin, guys, promise. Parang, sabi ko talaga, beautiful experience ko talaga. Parang, kahit sabihin mong patag yung Nepal, I wouldn't trade yun. Yun na po. Hindi ko maipagpapalit yung ano ko. Basta. Digit ka island. Yung mga kayomito na ganyan. Ay, libre yan guys. Dadaan ka dito. Huwag ka ng kayomito. Huwag lalakad ka ng daan nga busog ka. Eh. Kasi wala ka rin naman ang pambili. Eh. Baon mo sa isang linggo 50 pesos. Oh. 50 pesos yung baon. Pag uwi talagang wala na talagang pera. Minsan 3 pesos 250 na lang yung natira pang tricycle doon. Stop doon sa may ano, malayo pa. Saka lalakad papunta dito.